Hi guys. Hindi ko hindi ako makapag mag-intro. Okay. So actually, I just want to document everything na mangyayari sa akin starting from today. So I have a sad news. Pero hindi pa naman siya confirmed. It's just that for this past weeks, I feel some symptoms ng COVID, which is right after ko, kasi ang last pasok ko is nung Monday last week, that is August 3. So when I went home, I feel sick. Masakit yung magkakaramdam ako ng mga headache, tapos may mga muscle pain ako nararamdaman, and I feel so tired. Yung parang lagi akong pagod na hindi ko rin maintindihan kung bakit ganon yung nararamdaman ko. And then right after that, nung buong linggo last week, halo-halo yung nararamdaman ko. So I feel na masakit yung lalamunan ko, tapos medyo yung ubo ko naman parang nagre-reproduce pa lang siya. Ganon, may plema naman siya. Hindi naman siya yung dry cough. So yon. And then right after nung, kasi nung ulipasok ko, nag-work from home na ako starting nung day 1. So okay naman, everything is so good. I am doing well. So nagkaroon ako ng lagnat, which is yon, ayos. Kumbaga nagsi-self-medication. So naaagapan, nawawala. And then Saturday nitong nakaraan lang, nasa anong araw ba 'yon? That is so 11/8. Oh yeah, ganun 8. Which is yung nag-vlog pa ako right after kung mag-edit noon. So nag-aya yung mga kapatid ko and then yung dad ko na magkaroon nga kami ng bonding ng Saturday night. So okay. And then I just get bothered kasi out of nowhere, nawalan ako ng pang-amoy. As in, totally ang weird. So, mayroong pabango sa baba namin na ginagamit yung mom ko. So, ayun. Sabi nila, binuksan ko, ang bango-bango na daw. Sabi ko, hindi ko maamoy. Tapos kung ano na ginawa ng kapatid ko para i-check talaga kung nakakaamoy ako. Tapos, binigyan ako ng mom ko ng Vicks. Yung ano. Tapos, dinakot ko siyang ganun. Tapos, as in, madaming Vicks. Ipinasa ko sa ilong ko. Totally as in. Ang nararamdaman ko lang is malamig siya sa ilong. Pero hindi ko siya naamoy at all. Yung taste ko, hindi siya totally wala. Pero, matabang. Yung lahat ng panlasa ko, matabang. As in, yung alam naman yung pagkain pag matabang, ganun. So, typical. Tapos hindi ko naamoy yung pagkain. So, dumaan ng, sabi ko, natulog ako, start na uli ako ng nag-start ako ng medication. So, nag-inom na ako ng mga luya, nag-tsa-tsaan na ako, na may calamansi and honey. Tapos, meron kami kasi itong parang sauna. Sauna? Yung parang, ano ba? Sauna? Sauna? Ganon. So, isa siyang mali. Portable. Parang ganon. Portable sauna siya. So, nag-i-start na ako mag-steam. Mula pa nung Sabado ng gabi hanggang ngayon.
So, ayan, wait lang. I have an update. So, I'll get back to you guys. Ayan, so, I'm back. So, yung healthcare personnel kasi dito sa may lugar namin. So, they already informed na. So, kaya in-update na nila ako time to time. So, kung ano yung nararamdaman ko, ano yung nangyayari. So, actually kasi, nag-start ako na makipag-communicate with our healthcare, yung mga personnel. So, yesterday, kasi nung Saturday, well, tinignan ko pa eh. So, in-assess ko pa yung sarili ko kung ano kasi talagang buong maghapon. Naglaba pa ako noon, nung Linggo. So, wala talaga. Wala tayong pang-amoy. So, mula nung Sabado. So, tas ngayon, ito, dinadiarrhea naman ako. Hindi ko maintindihan. Ang weird, ang gara ng feeling. Yung parang, parang global warming, ang gulo. Ganun yung feeling ko. Na, nasakit yung ganito ko. Mag-LBM ako. At saka na nalamunan ko. Ganun, hindi naman siya totally sabay-sabay. Or depende siguro sa person na ano. So yun, I already reported it na. So tumawag ako. Ay, hinungi muna ako ng help first doon sa mga kakilala ko, of course. So I use all of my connection. So ayun na nga, gumamit na tayo ng mga tao na alam ko na makakatulong. So I have a friend na nagtatrabaho from Department of Health. So ayun, hiningi ko yung contact number or mga possible person na pwede kong matawagan. So ayun, binigyan. So kaya kayo, if meron kayo nararamdaman, you can dial 1555. That is the hotline, okay, ng DOH, yung hotline nila. So kung meron kayong nararamdaman, huwag niyo siyang, alam niyo guys, huwag kayong matakot. Ako actually, natatakot ako of course, pero pinapalakas ko lang yung loob ko. And also, pray, hindi ako nawalan ng pag-asa. Yung faith ko sa kanya, sabi ko nga, gabi-gabi sa prayer ko, laging siya na yung bahala. So yun, ang inaano ko na, ang worry ko lang naman kasi actually makakasama ko dito sa bahay. Yun lang yung worry ko eh. Kasi nga, syempre yung parents ko matatanda na, okay. Tapos mga pamangkin ko, so sila yung worry ko. Okay, so kaya talagang on my own, naghanap ako ng way para ma-connect ako with our social work or mga healthcare natin. So ayun, so right after kung parang pingpong kahapon na pabalik-balik kung sino matawagan. So ayun, na-address naman na yung concern natin nung healthcare namin dito sa lugar namin. So ngayon, minomonitor niya na ako, in-update niya ako. And then, ayan, sinabihan niya ako mag self-quarantine na ako. Kaya ngayon, as you can see, ayan, nandito ako sa loob ng kwarto, nakapulong lang. Ayan, yun nga. So, gusto kong i-document yung buong magiging journey ko dito laban sa COVID. I am hoping and praying. Today is August 11. Okay. So, do-document natin lahat ng mangyayari sa akin, sa journey ko laban sa COVID. And right now, clueless pa. Ako, wala pa akong idea. I don't know if I am really, I am positive, but currently, I already tag as PUI. So, yun naman yung in-inform sa akin nung social worker, nung healthcare naman. Yung kumadrona. Kumadrona yun. So, yun. So, ayun.
update ko kayo sa mga susunod na mangyayari. So, tingnan natin kung madadala tayo sa facility or sa quarantine na facility na ipoprovide ng municipality namin. So, I am hoping and praying, okay, sa mga, na sana matapos na to at malabanan ko itong COVID na to. Pag-pray nyo, guys. At kayo din, mag-iingat kayo, guys. So, I'll get back to you, guys, once that I already have an update. Bye for now. Ayan, hey guys. Kaka-receive ko lang ng tawag ulit from the midwife dito sa barangay namin. So, good news. Makakapagpa-swab test ako ngayon. So, sana yung... nakabahan ako. Sana yung result mag-negative. Sana. I am hoping and I am praying na negative lahat. Maging negative yung result. So, ngayon, 1 o'clock yung swab ko. So, I need to prepare na. Okay, so, update ko kayo and I'll try na mag-vlog papunta. Okay, doon. Pero, mag-release na muna ako. Okay. So, sige guys, bigyan ko yung update. 1 hour later. So, ayun na nga guys. Papunta natin sa... kayo ngayon. Ang hingi sa tricycle ako ng mga pinag sa tatay ko. Papunta sa barangay. Tapos, from there, nasakin ako ng ambulansya na papuntang hospital para ma-swab test ako. Today, 1 PM yung swab ko. Bigyan ko yung update later. So, ayan na guys. Nakasakay ako sa... I don't know kung ambulansya ba ito. Basta set ito yung maghahatid doon sa test, na swab test, swabbing test center. Ayan, para mas mababa ko. Balikan ko kayo kapag nandun ako sa test center. A few moments later. Opo. Naka-yellow. So, ayun na nga. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako, guys. So, hindi ko alam. Sabi ni ate, huwag dumandaban. So, let's see. Ako na yung second to the last. Hindi kinakaya ni tatay. Kinakabahan tuloy ako. Tapos na si tatay. Ako na. Ako na. Ilong pa, gin. Ang sakit. So guys, tapos na. Okay, bigyan ko kayo ng update. Siguro 3 to 5 days. Okay, so guys, pa-uwi na ako. Eventually. Ayan, so ayan guys. Andito na ako sa bahay. Tapos tumawag ulit yung midwife biglaan. So I need to go back para mag-quarantine ng 14 days. So mawawala ako dito sa bahay ng 14 days. So yun, magliligpit muna ako, magpe-prepare na ako ng gamit ko. So samahan nyo ako mag-impake. Okay? So dadalhin ko lahat yung pang-vlogging ko.
Para may magawa ako doon. Nalulungkot naman ako. Okay, wait lang ah. So, antayin nyo ako. So, ayun na nga guys. Distress ako. So, ayun na guys. Check muna natin. Tawagan mo natin yung kumadrona. State of shock pa din ako. Hindi ko na alam. Timmy. Hello, ma'am. May unan ba doon? Hindi ko po sure, pero pwede naman magdala ka na rin kung gusto mo ng unan sarili mo. Okay. Kino... Ay, naman meron siguro. Oo. Yung dadala na lang dito. May kumot kayo. Ano ba yun? Bakit naman meron. Pero kung Alibaba, kasi para siyempre mas mainan na yung meron kang sarili mong dala. Opo, opo. Oo, dala ka na lang para kung Alibaba, if ever na meron doon, o di... meron ka ng ano, magpainan yung sarili mong gamit. Kasi... Okay, sige. Na-stress ako bigla. Kung pa may stress, basta pa sa ahal ko na for mo ko para maitawag ko na ongoing ka na. Okay, sige po. Okay. Salamat po. Okay, Ayan, nakita niyo. Guys, kausap ko yung kumadrona. Ayan, siya yung healthcare dito sa barangay namin. So, makabakasyon talaga ako sa facility. Ay, naku, COVID ka. So, samahan niyo ako sa magiging journey ko. I think, kasi titingnan muna kung kailan mawawala yung symptoms ko. So, pag nawala yon, doon pala mag-i-start yung 14 days. So, samahan nyo ako sa loob ng 2 linggo na mag-i-stay ako. So, magbablog lang siguro ako. Samahan nyo ako, parigurado, wala akong makakausap doon. Okay? So, balikan ko kayo pag paalis na ako, tapos pagpupunta na ako doon. Sige guys, I'll get back to you. Hey guys, nandito na ako sa facility area. Praying dito ko mag-stay. So, hopefully, kasi 14 days according to sa kumadrona. But, syempre, inantay ko pa yung result na lumabas. So, kapag labas ng result, dun pala mag-start yung pagbilang ng 14 days ko. So, I hope na yun lang hanggang lang. Or, ayoko, parang hindi ko kakayanin magstay ng sobrang tagal dito. And sana mag-negative yung result. So, as you can see, ito yung pinaka-room allotted sa akin dito. So, ayan. Curtain, may partition lang na kortina, and then plywood. Plywood, I think. Tapos nandito ako sa pinakadulo, malapit sa bintana. Ngayon, blow-low mesa. Yun lang yung problema ko so far. So, ayun. May mga binigyan na silang gamot. So, but anyways, this is my first night. Like what I mentioned to you earlier. Dito sa loob. Okay, I am going to give you an update sa mga susunod na araw. Okay, so, buti na lang, di merong, ano, pa-free wifi si Mayor. Fairness, mabilis naman yung wifi. So, ayun, pray for me na sana mag-negative at maging okay na lahat at makalabas na ako dito. So, yun muna para ngayong gabi. So, I'm going to update you tomorrow. So, kung ano yung mga ganap, ano mangyayari. Okay, anong gagawin ko dito sa loob ng mahigit 14 days. So, bahala na si Batman. Okay, so that's it for today. So, good night muna. Magpapahinga na ako. The next day. Hi guys, good morning. This is my, actually, oh, parang this is the first day talaga. Kasi kagabi, dumating ako dito. Paggabi na, so that is my first night. So, today is my first day dito sa facility area sa municipality namin. So I'm still waiting for the result. I don't know kung kailan lalabas yung result. And ngayon, ayan, nandito ako sa
room ko ito, ito yun. So, yung pina, kasi ito, yeah, partition lang siya ng mga, may mga partition lang. So, this is mine. And, so, that is mine. And, maaga nagigising dito. Sobra, sobrang aga nagigising. Maaga ako nagising kanina, nagising ako mga 4:30. Tapos, lumabas ako ng mga 5 para mag-unihin. Tapos, 5:30, nag-toothbrush. Tapos mga 5:45, nagbukas na sila ng TV tsaka ng sound. Nag-prayer muna, ganun, sounds. Tapos ngayon, may pa-zumba. May pa-zumba session dito. So, of course, I can't show them off. And iniwasan natin, of course, yung discrimination, guys. Ako okay lang. Bala kayo dyan. Kasi for me, no, wala namang sinisino, walang mayaman, walang mahirap. Basta human being ka, may possibility ka na tamaan ng COVID. So, wala naman, or sino ba sa atin ang may gusto? Diba? Ako nga, hindi ko alam kung saan ko nakuha eh. I don't know where. Pero I am still hoping for the result negative. I believe, naniniwala ako, I claim it na negative.